Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Complex din eh, sabi ng mga kapinsir, complex eh. Alagan na mag- DJ ka, wala kang control dun. Talagang dahil as DJ, ano ko yan? Area of responsibility ko at sobra na that's unacceptable. Maximum security compound, malayasan ng isang preso, that's a mortal sin. After that, kay Bureau Courtship na yan. Next na common responsibility. Iganito dating Bureau Courtship na ngayon ay senador na si Bato de la Rosa na dapat may opisyal na managot sa pagtakas ni Michael Cataroja sa Bilibid. Malaking kahihiyan ito at tinawag pang mortal scene ng opisyal na may nakatakas daw sa maximum security compound. Ayon pa sa kanya, ay talagang hindi ito katanggap-tanggap na matakasan ng isang preso sa maximum at hindi rin niya isinasantabi na maaaring umakyat kay Katapang ang pananagutan dahil command responsibility ito. Sobra na that's unacceptable. Maximum security compound, malayasan ng isang preso, that's a mortal scene. Mortal sin yan, so dapat heads must roll para hindi mangyari ito, nakakaya. Di rin isinasantabi ni De La Rosa na posibleng umakyat hanggang kay Katapang ang pananagutan. In charge dyan sa maximum security compound. Then after that, tataake sa level yan ng superintendent ng NBP, ng New Bilibid Prison. Then after that, kay Bureau Courtship na yan. Next na command responsibility. Okay. So titingnan natin kung hanggang saan yung abot yung command responsibility. Pinagigiba ng mga gwardiya ng Bureau of Corrections ang mga dingding at pinto ng mga kubol sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Nagigpit si Bureau Chief Gregorio Katapang Jr. kasabay ng pagbabalik ng nakatakas na inmate na si Michael Angelo Cataroja. 24/7 na raw ang surveillance sa bawat galaw ng mga inmate. Maglalagay na ako ng CCTV para 24 hours, alam ko kung anong ginagawa nila. Nagsusugal ba sila, natutulog, nag-aaral, nanonood ng TV, diba? Para sa ganun, maiwasan na natin yung takas, sugal, gulo, no? And then nagtatago ng mga baril. Sabi ko nga, ngayon, pag may nakuhang illegal parapernalias, kakasuhan yung PDL o imbestigahan yung PDL, and then pati yung gwardiya. Idinetalye naman ni Cataroja kung paano siya nakapuslit palabas ng maximum security compound ng Bilibid. Kwento niya, sumiksik siya sa ilalim ng truck sa basura noong July 7. Alas 9 ng umaga nang gawin daw niya ang pagtakas habang abala sa pagkuha ng basura ang mga tainante ng truck. Pero ang kwento niyan, hindi bumenta sa Bucor. Wow, mali na naman tayo. Baka niloloko niya tayo. So yung credibility niya, malaki ang questions. Tinitingnan ngayong mabuti ang angulo ng sabuatan dahil higit isang linggo nang nakatakas si Cataroja bago ma-alerto ang Bucor. Malalaman din natin yan sa investigasyon kung talaga baka naman parati na lang siya pinapatakas nun. Hindi na lang natin alam. No? Ngayon lang natin nalaman. So lahat yan na pag-iimbestigahan natin. Ayon sa Bucor, umabot sa 439 na nakatakas na inmate sa lahat ng penal colony sa bansa mula 2019. Sa termino ni dating Bucor Chief Gerald Bantag, 2 PDL ang nakatakas. Sa panahon ngayon ni Director General Katapang, si Cataroja ang naitalang pugante. Giit ni dating PNP at Bucor Chief Senator Bato de la Rosa, dapat may managot sa pagtakas ni Cataroja. Sobra na that's unacceptable. Maximum security compound, malayasan ng isang preso, that's a mortal sin. Mortal sin yan, so dapat heads must roll para hindi mangyari ito, nakakaya. Di rin isinasantabi ni De La Rosa na posibleng umakyat hanggang kay Katapang ang pananagutan. In charge dyan sa maximum security compound. Then after that, tataake sa level yan ng superintendent ng NBP, ng New Bilibid Prison. Then after that, kay Bureau Courtship na yan. Next na command responsibility. Okay. So titingnan natin kung hanggang saan yung abot yung command responsibility. Wala pang sagot si Katapang sa payag ng senador, pero nag-iimbestiga naman na raw sila sa Bucor. Sa ngayon,
Inilipat na sa Sablayan Penal Farm ang mga commander ng Sputnik at Batang City Jail na maaaring may kinalaman sa pagtakas ni Cataroa. Ipinagbawal na rin ang pagpasok ng truck ng basura sa maximum security compound. Pa ang ibang mga komento mula sa mga dismayadong netizen. Kaya atakihin sa puso ang mga ito o kaya makaligtang uminom ng gamot. Yan na lang ang pag-asa ng mga Pilipino para madala na sa kabinete ang salot sa lipunan. Ang kakapal ng muka, sus Mariose. Puro de, ang maantak niyan. Baka isabit pa yan sa mga napaulat na mga kaso ni Mr. Bantag. Galaw-galaw kayo dyan mga kinauukulan. Aba, baka ma-stroke. Ay naku po, malaboy ang mga pangako ni Katapang. Pera-pera lang yan. Dati nang naupo yan dyan, nilinis lang bahagyan ni Bantag. Sigurado, balik na naman sa dati yan. Yan na nga po eh, mahirap talaga. Hindi pa nakapwesto, nagmayabang na. O ayan na, sana yung mga sinabi nung pumalit kayo, Katapang, di ba? Marami kayong sinabi noon. Grawing panira nyo sa kay Bantag noon. Dapat mahiya ka na. Yan kasi yung dating issue nyo, dati kay Bantag noon. Kailangan pa kasi manira eh. Alam naman, yung baho nyo, bumalik ng kalakaran sa bilibid. Ano Katapang, mag-resign ka na, animal ka. Grabe ang nangyayari sa Marcos administration. Karamihang officials ng gobyerno ay hindi mapagkatiwalaan. Lalo na ang ating justice system. Ang gulo-gulo na ng ating bansa. Nakakahiya na ang ating bansa sa buong mundo. Balik na naman kasi ang salot sa lipunan. Ano ba yan? Tatanda ng mga Hudas? Hindi na nagbabaog ang mga Hudas na ito. Ibinalik pa ulit. Balik si Bantag. Walang hiya eh. Wala nang ginawang tino sa ating bansa. Kawawa na ang mahal, Philippines. Diyos ko po, mga Hudas. Alisin naman nila na si Katapang ay hindi gumawa ng maganda sa panahon ni Noy Aquino. Kaya nga namatay ang sa 44. Bakit nila inilagay sa pwesto kapalit kay Bantag? Eh maayos na ang pamalakad sa Bucor noon. Ano ba talaga ang plano ng mga hinayupak na gobyerno ito? Yan ang mga tauhan ni Smags at ni Kuteng ng Norte. Mga tiwali na opisyal. Enjoy yata ang mas magulo. Beyond expectation sa isang normal na pag-iisip. Blame ito pulburon. That's why this administration thinking is they want to see chaos at mga balutot isip na masisira. Kuteng, walang pakialam. Kasi nasa cloud na sila ni Smags. Kaya manhid at no comment sa lahat ng lumalabag sa batas. Mismo na kaalyado ni Kuteng at Smags. So horrendous. I am disappointed and disgusted. Plan B? Paano na mukha ang labanan sa ngayon pag tinalaga ka sa pwesto? Dapat makapalapog mo. Pag manipis ka, talsik ka. Kawawang Pinas, droga at ekonomiya. Kawawang kawawa talaga. Na-rape na, tas pinatay pa. Patayan. Tulog pa si Presidente kapag ang pinag-uusapan ang Katapang at Trimulya. Wala pa rin yan. Walang kaarma-arma ang Pangulo dyan dahil ang laking pinagsamahan o utang na loob ni PBBM sa kanila. Kahit anong gulo pa yan sa bilibid, kahit maglagay o mayroon ng laboratory ng drugs dyan sa bilibid, hindi pa rin sisibakin yung Rimulya at Katapang dahil ewan ko anong mayroon sa kanila. Bakit mahal ng Pangulo ang dalawa na yan? Yan ba ang magaling na napalit kay Bantag? Eh may namatay sa bilibid, hindi nila alam na pinatay at sinilid sa safety tank. Dapat tanggalin si Katapang. Sinis lang nila ang nangyaring shootout sa bilibid sa lalaki sa septic tank. Bakit nakalusot ang barel kung malupit si Katapang? Baka nalasing sa Red Horse na pinakita niya noon. Sa atin, pag may maayos at magaling na namumuno, pinapalitan. Kaya hindi masawata ang lahat ng kalokohan dyan sa Bucor. Dahil dyan, lumalabas lang na puro bintang nangyari kay Bantag. Dahil dyan, malapit na ako maniwala sa karma. Kaya katinoon ang mga namumuno dyan. Kaya siguro tinumba, may alam kasi. Tanggalin na si Katapang. Ang pangyayaring yan ay nagpaparamdam lang na ang namumuno sa kasalukuyan ay walang sapat na kakayahan sa kanyang posisyon. Ayan Katapang, ano na, yabang mo eh. E di mo kayang pamunuan niyang bilibid. Kung ako sayo, step down. Puro kayo bintang. Sobra kasi kayong maniwala dyan kay Katapang. Itsura lang niya, hindi mapagkatiwalaan. Alisin niyang Katapang na yan. Palitan nyo yan. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.